Magandang araw sa inyong lahat. Kami po ang inyong lingkod. Ako po si Attorney Tibayan. Kasama ko ngayon si Attorney Magalang. Kami ho ay abogado mula sa BATASnatin.com. Kami ho ay nagbibigay ng libreng payong legal Mondays, Wednesdays, at Fridays ho, alas 6 ho ng gabi sa Facebook at saka sa YouTube ho ng libre. Ang pag-uusapan natin ay kung paano ho natin malalaman kung ang isang investment ay scam ba. Meron ho tayong 10 panuntunan. Ano yung unang panuntunan natin? Ang pinaka madalas na sinasabi na if it's too good to be true, it probably is not. Sasabihin sa inyo na siguradong-sigurado na ikita. Ano naman yung pangatlo? Pangatlo ay sasabihin nila sa'yo na napaka-rare o napaka-bihira lang ng opportunity na inaalok sa'yo. Kaya kung nag-iisip ka daw ay dapat atusin mo. Kung ito ay isang magandang oportunidad na pagkakitaan, dapat ho, hindi lang ito rare. Dapat ho, marami nang gumawa niya. Isa pa ay, meron ka daw kailangang bayaran para ikaw ay maka-invest o pwedeng kumita sa opportunity na binibigay sa'yo. Kumikita ka sa pamamagitan ng pagre-recruit ng iba pang member. Ang ginagawa nila usually ay may table of exits kung saan habang nagpapasok ka ng madaming tao, no, yung tao na nasa taas mo, no, e-exit na, sabi nila. E pag umi-exit ka, magumumisyon siya doon sa mga tao na nirecruit niya at nirecruit ng ibang tao. Usually, may left and right sila dyan, no? Ito yung tinatawag na Ponzi scheme, di ba? Ponzi scheme yung magre-recruit kayo ng mga tao, parang pyramid siya, no? Tapos yung pinaka nasa taas, siya yung e-exit at siya yung makakabukan ng malaking pera. Ang isa pa ay minamadali ka sa pag-invest, ko ay kinukulit at talagang minamadali. In other words, no, hindi ka bibigyan ng sapat na panahon para magsaliksik. Para magsaliksik kung totoo nga itong investment na binibigay nila sa iyo o hindi. Papakitaan kanila ng proof na kumikita sila. Ano ho ang isang legitimong investment, no? Hindi ho kailangan magpakita, no, ng mga ganung bagay. Kumbaga parang payabang, di ba? Kasi nga makikita mo na dun sa lifestyle ng tao mismo, sumali doon o nag-invest doon, kung ano yung kinita niya o kung malaki nga doon yung kinita. Ay, meron nang naka-issue ng mga government warnings na laban sa kanila. Yan. Dito ho yung Securities and Exchange Commission natin sa Pilipinas. Oh, napaka-aktibo ho yan sa pag-aalam kung may mga scam nga na nag-iipanan sa Pilipinas. So maganda ho, pag kunwari, meron ho naalok yung investments. Itawag nyo sa Securities and Exchange Commission. O kaya i-search nyo lang ho doon sa Google, no? Sa internet ho, i-search nyo. Pag nag-search ka ng company name, tapos ang lalabas sa Google ay scam. Yan, no. Usually, no? May auto-suggest kasi yan, may auto-suggest feature kasi yung ano eh, yung Google, no? Take advantage of it. Ang gawin mo, i-type mo yung pangalan ng kumpanya, no? Tapos, mag-space bar ka, i-type mo yung S. Usually, lalabas na yung scam. Pag hindi lumabas, i-type mo yung scam. Tapos, pag may mga articles o videos tungkol dyan na scam ka, malamang scam na yan. At ang last ay, walang produkto. O kaya, merong produkto pero ang pagkakakitaan mo pa rin ay ang pagre-recruit mo ng ibang tao. Yan. Alam niyo ho, ang isang investment niyo, dapat may pinapag-ito ng isang bagay. Kung saan, napapakinabangan ng mga tao para bilhin ito, di ba? O kaya, i-avail yung servisyo nito. Usually, ang mga scam ho, no, walang produkto. So, pag walang produkto talaga, wala na ho yun. Scam na ho yun. Pag sabi nila, magpa-member ka lang, kita ka na, scam na ho yun. O kaya sasabihin nila may produkto, pero hindi mo nakikita yung produkto, scam na rin ho yun. No? Ngayon, kung may produkto naman, di ba? Kasi maglalabas sila ng produkto eh. Pero, ang produkto, no, front lang. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga kumikita dahil sa produkto na yan. At ang pangunahing kita ay pagkakakitaan mo pa rin, kapag nakakapag-recruit ka ng tao. Di ba? Scam talaga yun. Ngayon, meron tayong ano eh, may question kasi dito.
pag-rehistrado ba ng isang investment company? Ibig sabihin ba hindi na ito scam o legitimate na talaga ito? Diba? Hindi. Hindi, diba? Hindi mo mag-alam. Madali lang ako kasi magparehistro. Alam nyo, requirements lang ang papasagot. No? Malalaman nyo kung scam ang isang kumpanya o hindi. Hindi dahil dun sa registration. Malalaman nyo yun dahil dun sa mga ginagawa na. Doon nga ako sa mga panuntunan na binigay natin. Ayan. So, sana ako nakatulong kami sa inyo para malaman ang kung ang isang investment opportunity nga na ino-offer sa inyo ay scam o hindi. No? Sana ako manood kayo sa aming legal advice o na sinabi na namin Mondays, Wednesdays, and Fridays, no? Sa facebook.com/batasnatin at sa youtube.com/batasnatin.